있으니 뭘 보여 먹어 갖다 오게 호랑 요거야 먹어 인구가 용나 여기서 주변에 다진 발람바시 요가 요가 영불 Welcome back, part 2. Tignan natin. Eto na, nahinang na. Grabe talaga oh. Kaya yung mga ganyan loob, hindi na natin kailalanisin yan. Hindi naman yung tatama, walang tatama. Importante itong part na to, yung sabay mga ano, yung lalabas at ang langis kasi tagas to eh. Ay, nako. Yan. Siyempre, pangit, di ba? Parang may keloid. Kailangan na ito si ano, Aiden ko. Dr. Abelo, para makinis to. Pero hindi na natin kikinisin niya kasi pagka ninipisan ko to, mapapantayin ko, mawala yung tibay. Yan na kasi yung nag-iigpit dyan eh, may pigil sa may kabilaan part na to. Pinaka-the best way dyan, bugahan ng ano, para hindi ganun kapangit. Nagamitan ko ng ano? Item. Hindi, yung ano, yung ginagawa ng mga Chinese, pancit canton, dudurugan, tapos may mighty band na. Tapos lilihay ko ganun. Pwede yun. Sa may butas dapat, hindi naman lagi titingnan yun eh. Oo. Madali lang naman yan para walang pumansin. Pag may pumansin yan, sinabing pangit, sapakin mo agad. Yan mo ko umulit pa. Hindi, wala tayong mga gawa drag dyan. Eh, ganyan na yan eh. Inang na yan eh. Pamalengke. Ito, pang ano na lang to. Pang subdivision, ganyan. Hindi na pwedeng long ride to. Delegado na. Ha? Pang ano-ano na lang. Pang service-service na lang dyan sa kanilang area. Saka na natin to papalitan. Pagka ano. Alangan na kasi kung pagagandahin ko pa yan. Okay, ingat! Basta importante na wala yung basag. Hanggang dito kasi yan, yun. Bali, itong part na lang natin yung natira. Kaya, katagal, nahirapan. Oo, sa nagtatanong ng gastos, magkano yung inubos dito, ayun, 2-4 yung siningil sa akin. Kasi may mga tornilyuhan pa na nirebuild. For documentation lang din, para sa may-ari. Para at least alam niya magkano yung presyo. Kanina ko pa sinisilip-silip eh, nililinis ko mabuti para masiguro ko na walang butas. Kasi yun ang inaalala ko, baka mamaya mayroong isang maliit na butas o ano, magtagas pa siya. Malaking problema yon. Mayroong may backjack. Itong part na to. Okay. Natin kung ano yun talagang pinagmulan na ito. Maraming nagko-comment doon sa video natin eh. So, ano daw, matigas yung shock, matigas gulong, walang play yung shock. Sorry, hindi eh. Kasi kung titignan mo yung shock niya, diba? RGB yan, no? Diba? Masyadong, ano, maganda yung shock niya, maganda yung bounce niyan. Ano nangyari talaga dito, last year kasi, sinabi ko na to may crack.
may crack dito na maliit. So sabi ko, kailangan namin yung pahinang para hindi magtuloy-tuloy. Ang pinagmulan lang nun, yung biyak to. Ang nangyari kasi, pagka yung gumamit kayo ng ibang tornilyo, either na maiksi or mahaba, napupuwer siya to pag inigpita, sumobrang igpit. Marami yan, makapapansin nyo, yung ibang mga crankcase nyo, lagi itong part na to, makisilip nyo, dyan lagi nagbibitak. Sa iba, hindi masyado. Pag nakita nyo ganang may bitak na, pinakamaganda nyo, ipahinang nyo na agad. Pwede naman nyo na hindi na paklasin, titig-weld lang. Para kahit paano may suporta. Ito nagsimula ito sa manipis na hairline na bitak lang. Dahil dun sa tornilyo lang na ginamit. Ay, yamanin balls gamit nito eh. Pero hindi ko siya, hindi naman ibig sabihin yun, yun ang nakasira. Kasi nung unang punta sa akin ito, talagang sibak na dito sa ilalim eh. Hindi ko alam kung anong ginamit doon. Kung so, maaaring sumobra ng higpit. O na puwersa, tagilid yung pagkakapasok ng tornilyo. Bumitak. Ayan, pagbitak na siyempre, nagamit mo, ilang medyo matagal, isang taon na ginamit, lumaki na lumaki bitak, hanggang sa nalubak siya ng malalim, ayun, bumigay. Sumagad hanggang sa dulo. Kasi aluminum yan eh. Siyempre, ang bitak niyan, dire-diretso yan. Kaya yung ano, iwasan niyo yung kulang-kulang yung mga tornilyo dito, ayan. Yung lagi kong ano, marami kong sinasabihan niya sa mga customer ko na dapat kompleto yung tornilyo nyo kasi yun yung nagdadala dito eh. Sa kalahati na to, yung crankcase lang ang nagbibigay ng suporta para maging solid, para magkaroon ng tibay. Eh ba, tinatanggal pa nga yung crankcase, di ba? Eh wala, yung mga ganun kasi, trip na lang nila yon. Huwag nyong gagayahin. Kung ayaw nyo matulad dito. O, walang gastos kasi. Diba, makakita mo, di ba, open yung crank, tapos biyak yung crank. Eh yun yung nagpapatibay eh, yung crankcase mo na ganun, yung cover. Naka-lighten. Oo, oh, iba nila-lighten pa, tapos-tabas. O, oh, ayun, nangyari. Lahat na makita mo naka-lighten. Naka-lighten yung mugs, naka-lighten yung hub. Ayan, kita nyo, di ba, lagi nababasag. Kasi nga, nawawala na yun, no? Nakakompromise yung tibay niya. Kaya huwag nyo nang pakilaman yun. Kaya kung papalit kayo ng tornilyo, siguraduhin nyo yung tornilyo na ipapalit nyo kasing haba nung stock. Kasi marami nagbibenta na yamanin bolts, ang haba. Ngayon, tagus dito. Eh, hindi naman lahat ito tagusan, yung mga tornilyuhan. Okay lang sana, kamukha na ito, part na ito, ito, tagos to. Okay lang, yung mahaba. Pero yung mga hindi tagos, tika magaya nito, ayan o. Hindi naman yung mga tagos. Hindi pa pwede yung mahaba ang tornilyo, masisira talaga yan. Kakarak yan eh, okay? Ano nila natin, aluminum lang to. Kaya hindi siya ganun katibay. Ayan, bubuhay na namin to. Ang problema ko dito, isa na lang inaalala ko. Yung leak, malalaman natin mamaya. Update ko kayo. Okay, alpangan natin ka lahat eh. Yan o. Okay, update natin. Malapit na siya mabuo. Kompleto na. So, natagal lang kami sa paglilinis talaga. Sobrang dami. Hanggang belt niya, may langis. Lahat. Ganda naman kung magiging okay naman. Mukhang. Hindi ko masiguro. Obserbahan pa ito kung tatagas yung langis. Pero so far so good. Malalaman ito pag andar na. Ay nakaw. Yan. Ang pangit, di ba? Parang may keloid. Pero walang magagawa. Ganyan talaga. Yan. Bubuhay na lang ngayon. Papanda rin. Sisilipin ko kung may tagas o wala. Sana wala, para kahit pa paano naman pakinabangan. At babalik ako pa maya-maya. Bubuuin ko lang to. Hindi ko na pinapakita kung ano eh, yung pagbubuo. Kasi masyado matagal lang magiging video. Hindi nyo naman din pakikinabangan yan. Sa skip nyo lang din naman, di ba? Is. Okay, sarap mo. Oh, video. Okay. Maantar na siya. Okay lang yan. Breather lang naman yung maingay na yan. Bali, observa na lang namin muna kung may tatagas. Sana wala. Pero buo na siya. Sa live! yung ating paghihirap. Nagbunga din.
Ano, ang problema na lang, ang tanong kung hanggang kailan siya tatagal, yung mga abangan natin. Sa part 3 ng ating ano, vlog serie. Pero tayo may gamahin ako. Ang ano ko tumatagas eh. Diyan mo makikita yung tatago. Yan nilinis ko mabuti. Okay. So far, wala pa. Yan. Shoutout kay Speed2Net. Okay, Boss Raljon. Nandito ka na naman. Ayun na. Nandito na lang muna. At i-update ko kayo kung hanggang kailan siya tatagal. Kung abuti pa ng isa. Dalawa? Tatlo? Tatlong minuto. Ilang minuto?